So, punta na po tayo dito sa Hanging Bridge. Yun oh. Talagang ano, ito yung daanan ng mga binimina galing dyan sa bundok. Ayun po. Kung may drone nga lang po eh, mapapalipad dyan, mapapaliparan, makikita nyo po yung ano dyan, yung area. Sabi na mismo ng tent yung ano yung mga motor. Hello po, good morning po mga kapatid. Nandito po kami ngayon sa kabundukan, nag-camping kami. Good morning po. So ikot ko lang po kayo dito sa napuntahan namin lugar na to. Ito po ay dating minahan. Tabing ilog po ito. Tabing sapa. Andun po yung malalim. Kasi tinatamad ako pumunta ron. Napakalamig ng tubig. So, i-zoom in, zoom out ko na lang. Yan po naliligo yung mga turista. Tsaka yung dito nasa baba na to. Ito. Yan meron din dyan. Sa bunda dyan. Ah, baka ganda ng tubig. Nakakalingin ako. Kasi sobrang lamig. Nakakalingin. Doon kami nag-tent. Marami rin naman sila dito yung mga parang kwarto-kwarto na yan. Kaso hindi gumagana nga. Hindi gumagana. Dito na po ako sa stop. So, ang napansin ko lang po dito sa tubig. Ang napansin ko lang po dito sa tubig nito. Ay naglulumot siya. Ayan. Hindi kagaya sa ibang mga ilog na parang ano, kulay puti yung ano niya. Yung parang lumot niya na ganyan. Hindi ganyan kumumot. Yun oh. Dito sa kabila, meron pang bahay din doon. Ayun oh. Parang haunted house mo. Sa gabi, nakakatakot. Joke lang. So mga kapatid, so meron din po sila dito, function hall pala. Meron po silang function hall. And meron kayong birthday. Anong okasyon, medyo maluwag din naman ang lugar. Ayan. Meron na rin sila dito. Ihaw-ihawan, dyan po kayo magluluto. Tapos kung may gusto po kayong bilhin, meron din naman tinda si Nanay Kit dito. Dito sa kanyang kids pool, ang tawag nila dito ay kids pool. So meron na rin mga kubo-kubo. Ayan. Tapos yung mga bahay dito, mga traditional house talaga siya. Ibang mga antik na dyan sa may komunidad. Ayan. So dito meron din dito ano. So dati nung araw merong ano to. Meron tong tulay dito. Ayun oh. Kaso nasira na siguro sa sub. Lakas ng ano, bagyo. Ito dito lang ako dito, sarap na maligo diyan. Ang dami ng tubig oh. Dito pa lang pwede ka nang maligo.
Meron din ulit pang shul hole pa ulit dito. Parang kubo siya. Tapos makikita mo sa baba yung napakalinaw na tubig. Wait lang na. Ayun. Tapos paglipat mo dito, makikita mo yung napakalinaw na tubig. Ayun. Linaw. Tapos malawak. Kahit maraming tao, kayang i-accommodate nung lugar na to. Bahay po ito ng Binggit Corporation nung araw kasi ito. Ito dating minahan to. Coto Mines. Ang tawag ko sa lugar nito ay Coto Mines. Ayan. So, dun sa banda doon sa may mga komunidad ay mayroong minahan. Makikita ko nyo mamaya. Ikutan namin. Meron pong minahan doon na abandonado na, hindi na gumagana dahil siguro nalugi ang kumpanya. Sabi ng mga tao dito nung araw, napakaganda na ng lugar na to kasi nami-maintain. So ngayon dahil nga napabayaan na nang nawala yung nagmimina, napabayaan yung lugar, parang ano na siya, hindi na siya naasikaso ng mga tao. So ayun, dito pa lang, pwede na kayong magligo-ligo dito, lino ng tubig. Dito pa lang pwede na kayong magtampisaw dyan. Meron din parang maliliit na mga ginawa ng mga tao dito, lagyan nila maliliit na pool. Lawak, sarap ng tubig oh. Napakalamig. So kailangan ko maglublog. Pangalawang araw na yung walang ligo ngayon. It's a prank. So kailangan natin maglublog na ngayon. Baka may mga dumating na mga tao. Napakagandang bata. Talagang kagubatan na kagubatan po siya. Ito yung river cross. So, pack up na po kami mga kapatid. So, ito. Ready na rin po ang aking mga kapatid. So, kapatid na Robert, tsaka kapatid na Gilbert. At saka si XRM natin. Ito po ang tanawin namin ngayong umaga. Dito, ano? Ganda o. Oh. Forest. Sarap ng simoy ng hangin. Ayan ang haring araw, lumitaw na rin. Dating mo dito sa baba, ayan o. Ayan po ang river cross. Uwian na po tayo. Nag-overnight lang po talaga kami dito. So, ngayon, sinipon na ako sa sobrang lamig ng panahon. Kaninang umaga. So, ingatan na sa aming paglalakbay ulit. Okay, makarating kami ng safe sa aming mga bahay. Medyo malayo pa ang biyahe, 4 to 5 hours pa. So sa mga nagbabalak pong pumunta dito, much better po na dirt bike ang dala nyo or 4 wheels, mga ganun. Kasi mahirap po yung ano, dinadaanan. Bayan na natin tong paakyat na to. Hirap na hirap talaga si XRM dito dahil sa mga bato-bato na ganyan. Buti dito hindi masyado, pero yung dun sa may banda roon, may bandang kalagitnaan, talagang grabe. Bugbog at kawawang-kawawa ang motor. Pero dito medyo maayos-ayos. Yung pupunta dito sa kids school. Pero yung dun sa baba, sa kalagitnaan ng dagat, kasi 26 kilometers po itong ano na to eh.
20 kilometers po yung papunta dito, galing sa Masinloc papunta dito sa Photo Mines is 26 kilometers. Malayo-layo po siyang rough road po, kaya much better po naka 4 wheels kayo or dirt bike ang dala-dala nyo. Para itong mga bato-bato na ganito, bali wala. Kaya naman na yung XRM, eh, kaso marami po akong dala. Yung mga kit ko po pong camping. Kaya hirap siya dahil mabigat masyado. Eh, taas ako pa. Ang dalang ganyan pa. Kita niyo po yan. Bato-bato po talaga na mahirapan po talaga yung motor. Okay. Narinig niyo yun, tumasayad po yung ilalim. Ito tayo sa ibang na itaas. Ito ang CMI Nursery. Kids po yan po, ipapunta sa mga. So talagang ginawa pong komunidad po itong lugar na to. Noong araw na humaga na pa dito ang mining. So, napakagandang lugar daw po ito noong araw na may minahan pa dito. Pero ngayon dahil nakasarado na, wala nang nagme-maintenance, wala nang nagme-maintain, kaya nagmukhang ano na siya, haunted house or ano ang tawag doon, mukhang nakakatakot na. Pero hindi naman po dahil marami naman po nakatira. Dito na po tayo sa naibandang ano, barangay Putoy, Photo Mines, Photo Minahan, ganun. Ayan, mayroon akong nakalit. At saka yung mga karamihang bahay dito ay talagang traditional house. Yung bang mga kahoy-kahoy talaga. Meron yung eskwela na yun. May COVID code, kagagawa lang. Ganda. Eh, hindi na nila kailangan bumaba ng Masinloc para doon mag-aaral. Kasi dito pa lang may eskwela na. Malaki-laki na rin yung eskwela nila. So, may adjust sa may bandang ibaba. Pakikita nyo po yung ano yung mga traditional house na ginawa dito. So, ilang taon na kaya yung mga yan. Ay, kaya lang ako magtanong sa mga residente kung ilang years na yung bahay nila dito. Yan, no? Kita nyo yan. Mga Japanese design or ano? Tawag dyan ang mga Italian or ano? Yun! Dapat ganyan po yung motor na dadali nyo dito. Ayan o, KDB. Ayan o, dapat ganyan po. Dapat ganun po yung daladala nyong motor. KDB. Okay, nandito na po tayo sa area na to. Ito po yung kanilang simbahan. Simbahan po sila dito. Iba-ibang religious po ang nandito. Pero so kami po, parang naging mission po namin dito. Nakita namin na hindi pa naaakit ng iglesia ng Diyos po dito. Kaya magkakaroon po kami ng medical mission dito, loobin po. Pag nalaman po ito ng ano, mga pamunuan ng FBI, magkakaroon po ito ng ano, medical mission dito sa lugar na ito. So, ayan po nakikita niyo. Ayan po yung pinaka-office minahan. So ito na po yung mga bahay na traditional house. Saan tayo mag-picture, Tol? Doon sa tintahan na sinagano lang kakapot, saka doon sa yung parang mga lumang ano, lumang crossing. Ah, okay. Nakikita nyo lang po, malawak po ang lugar. So, ibig sabihin, talagang nagkaroon po ng magandang ano dito, Sitio Puto pala. Sitio Puto pala itong lugar na po. Sabihin ko nagkaroon po ng magandang third house kita. Una na po kami. Po, una na po okay, kami. Pa, mag-take kami ng picture po doon para sa... Ay, saan tayo? Ang bridge. Saan? Pwede pong lumapasok dyan. Paalam na kayo sa guard bridge. So, punta muna kami sa may hanging bridge. Pakipicture lang kami. Kasi susulitin namin ang araw na to dahil hindi namin alam kung kailan kami babalik dito. Kaya makikipicture lang kami dyan sa hanging bridge.
Sir, makikipicture po kami sa hanging bridge nyo po. Opo. Pampanga pa po kami galing. Opo. Opo. Yay. Makikipicture-picture po kami po. Alright, pasok po tayo dito mga kapatid. So, samahan tayo nyo. Saan po yung daan natin, sir? Daan, sir? Adit, yan po. Ito po, ah. Daan papunta sa bridge. Dati lang po ba kayo nungunta rito, sir? First time po namin po. First time namin nakapunta. So, ayan. So, ilang taon na po itong, ano, hindi gumagana yung minaan na ito? 2010 po. 2010? So, matagal-tagal na pala, ano? Kaya yung mga establishmento na luma na, hindi na siya na maintain. Ang anong karaniwang minimina dito kaya? Ginto or ano? Chromite. Opo. Sige. Hanggang mas present. Wag na po kayong pupunta doon sa dulo at gitna, sir. Ah, dito lang po. Dito lang banda po ano. Sa dulo lang. Opo, sige po. So, punta na po tayo dito sa hanging bridge. Yun oh. Talagang ano. Yun, ito yung daanan ng mga binimina galing dyan sa bundok. Ayan po. Kung may drone nga lang po eh, kung papalipad dyan, mapapaliparan, makikita nyo po yung ano dyan. Yung area. Tinignan ko sa mapa yun eh, hukay na hukay na. Mga kapatid, so ito na po yung hanging bridge dito sa Coto Mines. Sa baba po ay napakaganda ng tubig. Makikita nyo po, ayun o. Napakalinaw. Sa likod ng bundok na po na yan, ayan ay parang hukay na po yan dyan sa likod. Makikita nyo kung gaano kalaking pinsala ang nagawa ng minahan na ito. Pero dahil may permit naman po sila, permit naman po sila para magmina, kaya nagawa nila yung gusto nila dito. Nakita nyo yung tubig oh. Linaw. Linaw. So, enjoy nyo na lang ang view mga kapatid. Ayan oh. Napakaganda oh. Tubig sa baba. Napakalinaw. So ito po yung chromic na humina dito. Yan po yung hours namin pag pindog ng... Andali po ha, okay lang po ba na lamahan po namin kayo? Pakipaliwanag po sa amin. Ay ano po ito? Ginagamit ko ito sa... Sa oras. Ayan yung oras ng pag... May pinipindot po dyan. Tutunog po yung sirena. Yan po. Ito po yung pag-warning para sa mga trabahador. Ah, okay. Yan po. Yung long blast. At saka short blast. Pag yung magpapasabog po, alimala ng ano? Papasok. Ah, papasok po yan. 6 o'clock in the morning. Papatutunogin po yung sirena. Warning po yung sa mga... Pudyat na kailangan nang umpisa na yung ano. Mag-ano na sila, mag-prepare na. Okay. At tapos, even for those ano, student, mga estudyante. And then yung... So, ito po yung ano natin, yung kanilang mga mining facilities. Kikita nyo po. Maluwag naman po yung area. So ito po yung chromite na tinatawag. Ito yung minimina dito. Sangkap sa paggawa ng bakal. Ayan. Kuya, ano po pangalan nila? Mr. Mark Calis po. Apo, salamat po sa ano, informasyon na binigay po niyo sa amin. Sir, mapapanood niyo po yung sarili niyo sa Rans TV po. Rans TV. Paki-search niyo na lang po, mapapanood niyo po yung sarili niyo.
So ayan po, alas na po kami kasi nagtatang matanghali na. Mainit na yung pababa. Ayan po, oh, parang meron po silang ano, soccer field. Parang meron po silang soccer field dito. Yung mga parang pinaka-event place po ito. Lawak din. O yun na nga. Yan po o, yung mga tradition ha. Parang gawa ng mga Espanyol. Pero sabi nila, ano daw ito gawa ng mga Amerikano. American citizen po yung ano nila. Sige po Knight, salamat po. Thank you po. Opo, opo. Mag-message, mag ano na lang po ako sa inyo pagka opo. Pag may pupunta po kami. Tawag lang po kami sa inyo po. Salamat po lang sa masarap na pagkain. Sige po. Opo. Kailangan na naming bumaba dahil mainit na. Pupunta po tayo doon sa tabel. Sa mga old grocery. Ayan, nakikita niyo po yung mga ano na yan. Tradition house. Punta lang kami dito, picture lang kami dito sa may. Hello po, good morning. Dito picture kami dito sa may old grocery. Saan si Bro Robert? Ha? Ah, yun, nagpicture siya doon sa village. Ito po yung photo public market ng araw. So masigla daw po yung ano na to. Masigla yung lugar na to ng araw. Mga Amerikano yung mga nakatira. Kaya tingnan mo yung mga tradition house. Parang puro kahoy lahat. Ito po yun guys, ito yung ano, yung electric facilities. Dito po naging imbak ng kuryente or ano. Malalim. Malalim ah, ito po yun. So, nakikita nyo po yan. So nasira na lang po ito ng ano, ng bagyo. Tsaka sa katandaan na rin dahil na abandon na. Since 2010 ay hindi gumagamit, hindi gumagana. Ay nasira lahat ng mga pasilidad. Sa ngayon, nagiging ano na lang siya, tourist spot na lang siya. Pero sabi ng mga local dito ay binabalak pa rin naman daw i-restore. Magmi na ulit. Kain po muna kami. Nandito po kami sa Pasinlog Public Market. Okay. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Galing po kami na overnight sa Porto Mayo. Ah, galing po kayo doon. Opo. Nag-overnight po kami doon, sir. Ah, ganun po ba, sir? Sa ticket. Opo. Bitbahay namin din doon. Sige po, kain mo na po. Salamat po. Thank you po. Thank you. So magkana muna kami, almasal muna kami. Ngayon pa lang kayo mag-almasal. Anong oras na to? Alas 10 na no? Pangalian na to. Brunch. Anong oras dyan sa ito? 10 no? Sabi na 10 na eh. So kain muna tayo mga kapatid. Alright mga kapatid, so nandito po tayo sa Masinloc. Nahanap namin yung tourism office. Kuha kami ng permit. So maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Ito po yung kanilang Baywalk. Thank you.